Meron tayo dito ngayong isang set ng Zoom Hydraulic Disc Brake and Zoom Mechanical Disc Brake Caliper at ito yung i-check, i-unbox at ipapag-giveaway natin sa videong ito. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin agad yung videong ito. Coming up! What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw meron tayo ditong parcel galing sa Boutique Bike Shop. Para sa mga hindi nakakalam kung ano ang Boutique Bike Shop, Boutique Bike Shop is one of the legit store na pwede mong pagbilan ng mga cycling parts online. Pwede ka ditong makakita ng mga fork, brakes at kahit ano pa na mga cycling parts and accessories. At pinadala nila sa atin itong box na to para i-check, i-review, i-unbox at ipag-giveaway na din. Kaya sobrang sulit na naman ang video ito. Pero kung bago ka lang sa channel na to, magpapakilala lang po ako sa'yo. My name is Lim Well Dead Paz, also known as Lem Official. At dito po sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay tayo dito ng sobrang daming tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks, at sobrang dami pang iba, kabatok! Kaya mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama itong channel na pinuntahan mo. Please consider subscribing. Okay, simulan na natin. So kapag dumating sa iyong item, ganito yung itsura niya mga kabatak. Yan, Lazada. Check na natin agad yung laman sa loob para di tayo magtagal. Inside the box mga kabatak, meron tayong isang box and another box. So check natin to. Dito sa mas maliit na box nakasulat dito yung Zoom na product. At dito din sa malaking box mga kabatak nakasulat din dito ang Zoom Hydraulic Brakes. So basically dalawang set ito ng brake set. Ano daw? Basta dalawang set to. Saan muna natin tong maliit? Ito nito. Tapos tingin ko calipers to. And ayan, dalawa. Saka bolt. Okay, ito lahat yung laman ng parcel mga kabatak. Ano? Ang kagandahan sa Boutique Bike Shop laging may ganito. Then may kasama siyang bolts. Tsaka freebies na din na to. Tapos yan, buksan na natin to. At ayun mga batak, meron tayo ditong dalawang mechanical disc brake. Bali nasa kamay ko ngayon mga batak, itong Zoom mechanical disc brake na pwede siyang gamitin sa IS mount and post mount. May kasama na din siyang adapter just in case na kailanganin mo. Ang kagandahan lang dito sa Zoom calipers na to ay dual piston na siya. So ano ba yung dual piston? Kadalasan ang dual piston ay nakikita natin sa mga hydraulic disc brake. Ang ibig sabihin nito ay dalawang parts ng ating brakes ang gagalaw para ipitin ang rotor. Pakita ko sa inyo yung example. Ito yung aking mechanical disc brake na one piston lang. Yan, one side lang yung makikita nyong gumagalaw na side. Itong part lang na to yung makikita nyong gumagalaw na side. Dahil na din yan sa one piston lang. Compare dito sa dual piston na to na mechanical disc brake mga kabata, kapag ka ikaw ay nag-brake katulad nito. Ayan, dalawang piston yung iipit sa ating mga rotors. At yun agad yung unang-unang advantage ng dual piston ng mechanical disc brake na to. Which is, mas magiging safe pa yung mga rotors natin kasi prone din yan sa pagkabaliko o yung pagka-slide ng rotor dahil sa one-sided nga lang yung piston or one-sided lang yung umiipit sa ating mga rotors. Dito sa side na itong papasok yung cable mga batak, tapos dito natin siya hihigpitan. Rotor capacity is 160 sa front and 140 naman pagdating sa likod. Tanong, gagamitin ko ba to? The answer is yes. Susubukan ko siyang ilagay dito. Then after a month, siguro gagawan natin ulit siya ng review. At sa mga magtatanong naman kung saan pwedeng bumili nito, i-check nyo lang yung description dyan sa baba dahil meron tayong voucher na binigay si Boutique Bike Shop. Okay, punta naman tayo dun sa isang box. Ito, malamang ito yung hydraulic disc brake. Nice! So kapag dumating yung item mga batak, ganito yung itsura niya. Nakabalot yung calipers natin sa ating brake. So check natin. Bali ito na mga kabatak, yung ating Zoom hydraulic disc brake. Simple lang yung design na nandito, nakasulat lang yung Zoom. Then yung lever natin is hindi ganun kahaba, pero hindi din siya ganun kaikse. At gawa na sa alloy itong lever natin. Dito naman sa gilid, meron ditong bolts kung saan ito yung adjustment ng ating lever kung gaano kahaba or gaano kalayo
yung pagitan sa ating mga handlebar. Sa mga ganitong hydraulic disc brake naman, nadidetermine kung saan yung front and back dahil na din sa haba ng cable nila. Sinukat ko na din pala mga kabatak yung haba ng hydraulic brakes na to. Yung sa likod ay umaabot ng 140 cm and sa front naman is 80 cm. Main concern din kasi yung haba mga kabatak dahil kapag maikse yung ating hydraulic hose, hindi siya aabot at kailangan mong palitan ng buo yung iyong hose. Kapag ka naman mahaba, much better dahil pwede mo lang siyang bawasan ng konti and ibiblid mo lang, then okay na. And kapag sobrang haba niya naman sa iyong bisikleta, ganito yung magiging itsura niya. Medyo loose siya. Kahit i-tie mo siya dito, medyo mahaba pa din siya dyan. Or unless lalabas mo siya ng nakadumog na ganyan sa harapan. So yan yung mga main concern na kailangan natin syempre i-consider. Isa sa mga napansin ko dito mga kabatak, wala siyang bleed port. So kapag binaklas mo to, tapon agad yung mineral oil dito kung sakali. Kumpara dito mga kabatak, makikita nyo meron siyang bleed port kung saan dyan mo muna isushoot yung hose bago mo luwagan yung hose na yan, yung tornilyo na yan. So dito sa brake na to, hindi mo maiiwasang magkaroon ng konting tapon kapag ka magbi-bleed ka. Konting tapon ng mineral oil, pero minimal lang. Ang diskarte na lang, kapag ka magbi-bleed ka, tanggalin mo to ng buo para hindi tumapon sa ating mga rotors. Yun yung pinaka-discarding nakikita ko kung sakaling ganito yung sitwasyon. Yung kulay pala nito mga kabatak is pure black lang, then may red lang siya dito sa gilid, then dito din sa ating calipers meron din siyang kulay red. Pero sa usapang kulay, kung titignan nyo sa online nito, sobrang daming available na kulay ang pwede nyong pagpilian. So pwedeng-pwedeng bumagay sa mga bisikleta nyo. And one of the thing pa na napansin ko dito mga kabatak, dalawa yung bolts nito, so pwede natin tong tanggalin kung ikakabit natin para hindi na natin tanggalin yung mga handle grip natin, just in case lang naman. Sa ating mga calipers, ang kagandahan dito, buo siya, wala siyang dugtong sa pagitan. Hindi katulad ng ibang hydraulic disc brake na may pare siyang guhit dito sa gitna na parang pinagdikit lang siyang dalawang piraso siya na pinagdikit. Ito, buo siyang hinulma, I think. Pwede din to sa IS mount and post mount. Bali ngayon ay susubukan kong ikabit itong Zoom hydraulic brakes dito sa aking mountain bike. Ito yung mountain bike na ginamit ko sa Atok Benguet. At isa sa mga naging problema ko doon ay dahil sa sobrang lalim ng mga lusong, pumulo yung aking disc brake doon at halos mawalan ako ng preno. So abangan nyo na lang yung video doon kung sakali. Pero sa ngayon, itong Zoom muna yung i-check natin para malaman natin kung okay ba yung braking power na maibibigay sa atin nito. Okay, linawin ko lang mga kabatak, naka-helmet at naka-face mask ako nito. Hindi lang halata kasi mababa yung kuha ng camera. Pero hindi talaga ako naka-cycling jersey kasi ito yung dahilan. So ikinabit ko lang siya saglit dito sa aking bisikleta para masubukan ko kung ano ba yung pakiramdam ng paggamit nito. Pero nakagamit naman na ako ng Zoom brakes before. Ang gusto ko lang malaman talaga dito is kung kapag ka outside the box ba, nilabas mo siya sa kahon, pwede mo na siya agad gamitin or kailangan mo pa siya i-bleed. Yun yung purpose ko kung bakit ko siya kinabit dito at sinubukan na din. And okay naman yung performance niya outside the box, pero yung main review kasi gagawin pa natin yun after a month din ulit or two para malaman natin kung kumusta nga ba yung performance nito. First impression lang yung ginagawa ko ngayon mga kabatak. At sa mga nagbabalak naman bumili ng hydraulic disc brake na to na Zoom, pwede nyong i-check na lang yung description. Andyan yung link kung saan kayo pwedeng makabili nitong mismong hydraulic disc brake na to. At ang kagandahan pa, binigyan tayo ni Boutique Bike Shop ng discount, coupon discount dyan sa may baba. So i-check nyo na lang. Okay, tanong, paano naman ba sumali sa raffle na to? Sobrang simple lang mga kabatak. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-subscribe sa channel na to at i-like mo lang yung video na to. Tapos pumunta ka na din sa Lazada at i-check mo yung Boutique Bike Shop, i-follow mo na din kung may oras ka. Then after nun, mag-comment ka lang dito sa baba ng done. At pagkatapos, si seller na mismo yung kukontak kung sino yung mananalo. Katulad sa ginawa natin sa Akaso Brave 4 Pro na hindi na dumaan sa akin yung giveaway from seller to winner na agad. So ganun din yung mangyayari sa giveaway na to. So kaya lupitan nyo, galingan nyo kung ano yung i-comment nyo. Bahala kayo kung ano yung i-comment nyo. Basta si seller yung pipili ng winner dito sa raffle na to, hindi na po ako. At ayun, hanggang dito na lang muna yung video na to. Kung may mga comments, suggestion, ideas or thoughts ka, iiwan mo lang dyan sa baba at pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta mga kabatak. I hope makita-kita ulit tayo sa susunod na video. And maraming salamat sa inyong suporta. So abangan nyo yung Nueva Ecija to Atok Benguet natin. At salamat mga kabatak. Ingat kayo, stay safe, stay home. Ingat kabatak. Tulak ko na siya. Kawawa naman. Hindi na siya makaahon eh. Lol. Ah, interview boy. Yeah. Wow.